Actually, ito yung na-vlog ko na rin, pero yung gamit kong cellphone nun, luma lang, at saka, ano, hindi siya ganun kalinaw yung kuha. Pero pakita ko na lang ulit. Noong time na nag-service ako sa sound system, so ito yung damit na uniform namin, punta kami sa isang dagat nun. So, nagpakuha tayo ng photo niyan. Kaya lang ako, ako kasi, ang hilig kong sports talaga, nung bata pa ako, ito talaga. Ayan, sa bowling. Yung matatandaan mo, dito sa may Press Air Hotel, restaurant, dyan sa Lucena City. Yung lola ko, Manny Krista. Yung lola ko, isasama niya ako sa bowling. Tapos, nung bata ako, pinapanood ko talaga yung naglalaro. Tapos, gusto ko maging pulot boy. Tapos, yung time na yon, tumira naman ako sa Sariaya. Diyan sa public, meron diyang tennis. Tapos yung tagapulot ka lang ng bola na nagka-tennis, meron bayad sa amin. So, naliban lang kami ng school, tapos kumikita ako ng pera. Tapos masaya na ako noon. Tapos tarutuwa ako kapag yung bola, yung bola pag iniit siya na, yung inahagis, tuntua ako pag lahat ng may tawag dun eh, tumba. Talagang tapos binabalik ulit, nakatindig ulit, pagdating nun, tuntua ako dun. Tapos yung gusto ko maglalagay ka ng magsusulat ka, kapag di ba nagsa bowling may nag-record, tuntua ako dun, gusto ko maging ganun ako. Eh, kasikatang panipaeng. Yung talagang athletic nun. Talagang sinusubaybayan ko yung buhay niya, tapos yung album, yung bawa, yung favorite color niya, favorite food niya, ano ba yung motto niya, ano ba yung buong pangalan niya, tapos yung edad niya, tapos sino yung asawa niya, sino yung anak niya, ganun ba? Hanggang sa nung bata pa ako, naging kagaya ko yung paghihilig sa, pag may mga sikat na artista, yung Islam book. Talagang sinusulat ko hanggang sa dumami nung tungkol sa mga Islam book na ano. Sa naipon ko yun, meron akong songbook na lahat na yata ng hanggang sa naging kahiligan ko na rin yung sino ba yung sikat na singer sa Germany na nakaupo lang siya, ang galing niyang kumanta, ang galing niyang maggitara, tapos may tawag din sa gitara niya eh. Ang ganun, tapos sino yung sikat na singer sa KSA, sikat na singer sa ibang bansa, yun ganun. Hanggang sa esports, naging kahiligan ko din yun, yung mga sikat. Tapos ako, ito naman yung picture na nakasama ko yung matanda, tapos kumakanta ko niyan. Yung pagkanta ko, ako lang talaga yung may kumanta, tapos sintunado yung boses ko. Pag kumakanta ko, dahil tagal sa akin yung nanay ko, pero yung bagang sabi nga niya, may sipon, para bang ngongo. Pero ako, hindi ko talaga kumanta. Hindi lang binagaya ng boses. Tapos ito naman, salamat din sa nagkuha, pinaprint ko to. Ayan. Yung damit yan, binibili ko lang sa Ukay-Ukay. Ako naman, mahilig maglakwat siya. Yun, sa Naiya Terminal 3, nakapasok ako dyan. Nagatid lang tayo ng isang tao dyan na bubunta na ulit sa abroad. Dito naman sa picture na to, bali ako ay bantay sa isang eskwelahan. Ayan, ito yung mga bata dyan, mga kabataan, naglalaro ng chess, dama, puzzle, nagigitara, nagkakantahan. Nagko-copy, ayan, pwede silang kumain ng burger, bibili na sila sa labas. Ito naman yung tao sa simbahan na naging malapit ako sa buhay niya. Mabait, matulungin, mataas yung respeto ko, tapos nagsasama niya ako dito sa loob ng bahay niya. May mga anak niyang dalaga, tapos masarap kausap pag tungkol sa Diyos yung pag-uusapan. Dito naman, tumakbo ako ng Milo Marathon. Sa Paris Point, ayan, so nung yung 2014 Milo Marathon, kinabukasan, yung araw na to, nandun na ako, tapos kinabukasan,
ano na, may lamarata na. Kasi yung gabi niyan, hindi kaya tawag na carbo loading. Yung talagang, ano, ang nami-miss ko ulit, kung ako yung magkakaroon ng Milo Marathon ulit, yung tumakbo ng 21 tsaka 42, tapos yung mamimiss ko yung carbo loading. Kasi nung carbo loading, ano eh, yung kuha ko ng pagkain, ano, konti lang, yung tama lang. Pero nung bago pa ako nung ano, nung dispiras pa na, nung ano, nung ako, nung talagang ano, nag ano na ako, nag carbo loading na ako sa mga inasal, talagang only rice, tapos ako disiplinado ako pag ako yung ano sa Milo. Kumbaga tipong naihi ko na yung dapat kong iihi, naitae ko na yung dapat kong naitae. Kasi nga, ang hirap nung bagang tatakbo ka, nasa finish, nasa starting line ka na, napapaihi ka na, biglang, ay, hindi kayo naiihi ako na po ang CR, hindi kayo magpwedeng makahanap na CR. Pipila ka pa rin, ang haba ng pila. Ang haba ng pila pag iihi ka, pag dudumi ka, eh nasa ano ka na, yung bagang ito na yung magsisimula na yung race. Tatakbo na kayo ng madaling araw, yung ganung oras. Ako kasi di, ano pa lang, di ba carbo loading, kain na. So yung time na yun, talagang kaugi, yung tama lang yung kain ko. Ang gusto ko nga ay yung susunod na carbo loading, talagang ipupultang ko na yung kain ko dun sa Milo Marathon. Yung carbo loading yun, dadamihan ko na talaga. Yung talagang, wala na pakailap, kung ano sabihin nung makakita sa akin, dadamihan ko na kanin, pagkain, talagang pupunin ko na yung plato. Kasi nga, tao nga, carbo loading nga eh. Nung ako naman, nung kumain ako sa Mang Inasal, talagang dun ako nag-carbo loading. Kasi only rice, tapos yung chicken, talagang ano, tapos, ang ginawa ko naman nun, nagbaon na ako ng soft drinks, kasi mahal kasi ang soft drinks, ano, mahal ang ano, yung tubig, mas gusto ko yung may sugar eh. So, nabili na ako ng soft drinks sa 7-Eleven, yung bottle, yung plastic, nakadalawa ko nun. Tapos nung gabi na, di ba tutulog na ako, nasa tent ako nun. Ano na yun, nag-drain na ako eh, naubos ko na ihi ko, ano pa lang, naghihintay na ako ba'y mapapasi. At pinapakramdaman ko na yung katawan ko kung ako ba'y mapapadumi, mapapatay ba ako. Kasi, doon, ano na, madaling araw na, pipila na ako doon sa starting line. Nandun na ako talaga, nandun na ako sa pinakaunang-una. Yung tipong katabi ko na yung mga elite, yung mga Kenyan, yung mga magagaling talaga tumakbo, nandun na ako. So, nagpa-picture ako niyan, dyan sa may ano. Yung time na yan, wala naman talaga akong kasama kundi solo ko. Bago ko magpa-picture niyan, yung meron akong kinausap na babae, nakisuyo lang ako, na, ate, pwede magpa-picture. Tapos, yun, ang gamit ko niyan, yung digital camera na bigay naman sa akin ni Maynard Montenegro. So, yun lang, and, dito sa picture na to. Ako, ito, yung pala nasa likod ko dito, Luneta Park pala to. Yun, nagpa-picture din ako dyan. Sino bang kasama ko dito? So, kasama ko dito, bali, mayroon takbo dyan na, nung time na yan, kasama ko ni Diego dyan. So, yun lang, and dito ko na patitapos ang video ko. So, yung negative comment, positive comment, at saka yung like at dislike, pabot po yun sa may-ari ng channel. Yun lang, and paalam po.